Dulce de leche takes so much time to make, kaya gagawa tayo ng very simple and faster version na pwede ding pang negosyo. Kaya let's make dulce de leche spread. Let's start cooking. So usually, pag gumagawa ka ng dulce de leche, yung buong lata ng condensed milk, papakuluan mo siya ng mga 3 to 4 hours or ipipressure cooker mo ng mga 45 minutes to 1 hour para maging brown and caramel-like yung kanyang color. But today, mabilisan lang yung gawa natin. Of course, using very simple ingredients, pero swak na swak sa budget. So I'm using a wok and very important, makapal yung bottom niya. No? Hindi pwedeng manipis yung ating kawali when making dulce de leche in this manner. So ito siya, my pan is already hot but not too hot. Then yung gagawin natin, parang leche flan. No? So we will caramelize our brown sugar. So ito na yung magdadala ng kanyang caramel flavor, yung medyo malinamnam. So we just let that wait, let's not move it around too much. Bantayan lang natin yung ating heat na hindi masunog, mag-caramelize. Pero hindi tayo gumagawa ng uli. Tandaan niyo yan ha. Kaya pag medyo manipis yung ating lutuan, madaling masunog and magiging uneven yung pagkaluto niya. So, ang melted sugar, ganito, caramelizing sugar, is so hot, third degree burn ang abutin mo pag hindi ka maingat. Kaya, be very careful, no? So, it's not something you do pag may kids na tumatakbo around you, no? Yan, oh. Unti-unti na nagme-melt yung ating brown sugar. Yan, oh. Yan, tingnan mo, nagiging brown. Ito na, dito na manggagaling yung ating caramel color, no? So, we want it a little bit darker. Make sure everything is melted. Ito, once it turns brown, ganyan, mabilis na ito siya masunog, ha? Kaya, ingat-ingat kayo. Pero alam mo, the slight bitterness also becomes the linamnam of our dulce de leche, no? Technically, parang caramel sauce na rin siya, no? Hindi siya really dulce de leche in a classic sense, but it's going to be so delicious. Now, I will add my butter. Yan. Oh, wow. You can also use margarine, no? And imagine mo, ang apat na oras mo, isang oras, nagiging few minutes na lang. And we will slowly add our condensed milk. I'm using 2 cans of condensed milk. Ang dali nito. Gumagawa kami dati ng dulce de leche. Sus! Tagal. At once, ginawa mo yung dulce de leche mo, niluto mo siya sa pressure cooker or binuboil mo siya. What happens? Kailangan mo i-cool down completely bago mo pa siya magamit dahil pag binuksan mo siyang mainit, it will explode. Kakatakot. But this one, easy and simple. Yan. Mixer natin hanggang ma-dissolve yung ating sugar. Of course, yan oh, medyo nagka-candy siya ng konti. We just have to let that simmer and let that melt. Little by little, it will transform into our desired dulce de leche. Yan. Yeah. So look at that, no? Very nice dulce de leche color. Pero because we intend to make it into a spread, dapat hindi siya masyadong firm, no? Kasi pag lumamig siya, magseset siya. So we're adding evaporated milk to dilute and also to add a bit of linamnam, no? Ito naman yung very important ingredient sa akin na hindi masyadong marami. Pero konting pitik lang will make a whole lot of difference is asin, no? Just a pinch or two of salt para bawas umay factor. Yan. To, pwede pang negosyo, no? Hindi nakakaumay yung spread nito. Yan. Look at that. Alam natin very thick na siya because the smaller the bubbles, ibig sabihin, the thicker our dulce de leche. And huwag masyado nating i-career na sabihin mo na talagang dapat sobrang lapot kasi as the liquid cools down, it will become stickier, which we don't want to happen. Yan. So ito, pinatay ko na siya. Now, I'm just mixing to cool down a bit. Gagawin natin, ililipat natin siya dito sa ating bowl to cool down. No? So that later on, pwede na natin siyang i-bottle. Sa paggawa ng ating dulce de leche spread, ang ginastos natin around 110 pesos lang. You can make 3 bottles na tag 220 ml. Kung ibebenta mo ng 80 pesos each, kikita ka ng around 130 pesos. So damihan mo na ang paggawa para lumaki yung kita.
Nakikita mo, medyo watery pa siya per liter, ano? Pag mag-cool down mo, makikita mo talaga na it is spreadable. Kasi spread naman yung ginagawa natin, no? If you want to use it as a frosting, dapat thicker siya. Ito siya is good enough. And remember, may konti siyang butter. Pag nalamigan yung butter or margarine, ano nangyayari? Nagpo-firm up. So, that will create the body for your spread. So, ito na yung ating dulce de leche spread. Ito siya, it's still warm. Kaya mo na siyang i-handle. Hindi natin siya i-totally cool or i-chill kasi magiging sobrang firm na siya. It will be difficult to handle. So, what we're doing now is strain natin siya to remove any lumps kung meron. Very nice, di ba? Very sticky siya, oh. Yan. Ito siya, kaya medyo very fluid pa siya is because warm pa talaga. But if you chill this overnight, spreadable na siya. Perfect na siya to add to your pandesal, inyong crackers, di ba? Or sponge cake. So, ito siya. Yan, kung gusto niyo magnegosyo, nabibili naman sa palengke, you can use this type of plastic jars, plastic containers. Pero if you use glass, ideally, mas sanitary, gumamit kayo ng glass and you sterilize it. So, ito siya. Yan. So, what we'll do, meron tayong imbudo or funnel. And let's just pour in until it's full. Kasi pag medyo nag-cool down na siya, hindi mo na siya ma-fill easily sa inyong containers. So, approximately 1 cup yung kasha dito. And you can also infuse other flavors here if you want. Gawin mong ube. You can also add like chopped nuts, no? Mag-chop ka ng konting mga whatever, pili nuts, peanuts. So, ito mga 1 1/4 cup yung kasha sa kanya. Isang container. And ito siya, our third bottle of this delicious, very silky, caramel-flavored dulce de leche spread. So, very important to keep it in your chillers. Pag na-chill mo siya, magiging very firm siya. So, pag masyadong firm siya, ilabas mo lang siya ng konti, then it's going to be very spreadable, di ba? So, try this with your pandesal, with your sliced bread, with your crackers, with your cochinita, with your puto, or whatever you want. Finally, so easy to do, shortcut method of making your dulce de leche, our dulce de leche spread. Simple! Please like and share my videos. And if you like more recipes like this, please click here to subscribe. And don't forget to hit the bell button to get notified. Simple!